Sa kabila ng ingay na ginagawa ni FLM sa internet, lumitaw ang ilang kinauukulan na nakakaalam ng kanyang tunay na nakaraan. At mula dito, naungkat ang tunay na pinanggalingan niya, pati na din ng kanyang totoong pagkatao. Ang taong kilala natin sa pangalang Francis Leo Marcos ay Norman Mangusin pala sa totoong buhay. Wala siyang bahay sa Green Meadows. Hindi rin siya nakapagtapos sa MIT. At wala din siyang mga negosyo sa Japan, USA at New Zealand. Siya ay anak ng isang nagngangalang Remedios Antonio at Gilbert Mangusin. Hindi natin matukoy kung saan ba talaga siya ipinanganak dahil sa dami ng ginagamit niyang mga papeles. May lumalabas na galing Baguio, may Isabela at meron ding Bulacan. Ayon sa ilang sources, 3 beses ding kinasaltong si paring Norman sa iba't ibang babae. Hindi ko lang talaga lubos maisip kung paano nangyari yun. Pero tansya ko, siguro kaya siya nagpapalit-palit ng pangalan e para makapagkalat ng lahi. Kahit magbabae ko ng 5,000 o mag-anak ako ng 5,000, bibigyan ko ng tigit-tigit 1 billion lahat. Hindi ko pala mo. Minsan na siyang nangarap na maging isang politiko at tumakbo siya noon bilang senador. Pero nireject ang kanyang application. Kaya ayun, nuisance candidate siya. Ngayon, may mga umiikot na videos at pictures na katabi niya ang dating first lady at kasalo pa niya sa pagkainan. Ayon sa ilang sources, ito daw ang totoong kwento dyan. Naimbitahan lamang ang dating first lady sa kanyang tahanan dahil may regalo daw silang painting para kay Mrs. Marcos. Take note, hindi sila magkaano-ano ha. At etong video o picture na to ang ginagamit niyang pang-front sa mga tao na magkamag-anak daw sila. Everything is doing well na sana para kay Norman bilang si Francis Leo Marcos. Madaming bilib na bilib sa kanya. Gabi-gabi pa nga siya mag-livestream sa YouTube at umaabot ng 100,000 ang views niya. Pero isang araw, nag-guest si Bongbong Marcos sa programa ni Deo Makalma sa DZRH. Nang tanungin siya kung magkamag-anak ba sila ni FLM, ito ang kanyang sagot. Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong Francis Leo Marcos? Ah, marami yan. Maraming ganyan. Ano-ano mga sinasabi. Gusto lang magpasikat. Opo. Iba, gustong, ewan ko, iba-ibang mga ano, pero huwag kayo maniwala dyan. Ganyan. Mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. Dahil sa statement ni Bongbong, bumulusok pa ibaba ang fanbase ni Norman. Kasama na rin dito ang viewership niya sa YouTube. Nawalan siya ng kredibilidad sa mga tao at lalo na rin sa mga Marcos loyalists dahil wala nang katibayan ng claim niya na isa siyang Marcos. Dumagdag pa dito ang dami ng tao na nagrereklamo sa kanya kung saan nagkaroon siya ng maraming atraso sa mga ito. Claim nila ay biktima daw sila ni Norman sa mga schemes niya noon sa iba't ibang probinsya. Kaya hindi nagtagal. Ito lamang hapon ng May 19, inaresto si Norman ng NBI dahil sa patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya. Kabilang na dito ang paglabag sa optometry law at human trafficking kung saan ito ay non-bailable. Sa kabila naman ng mga reklamo sa kanya, aminin ko, hindi naman purong kabulastugan lang ang mayaman challenge. Kahit paano, may maganda din naman tong naidulot. Lalo na yung mga kumagat sa hamon na hindi konektado kay FLM in any way, pero genuinely nakatulong at nakapagbigay pa din sila. Pero para sa akin, hindi mo naman kailangan ng isang FLM para diktahan ka o hamunin ka sa kung anumang challenge para makatulong sa kapwa eh, diba? Tumulong ka sa sarili mong kagustuhan, hindi lang para may patunayan na hamon ng kahit na sinong personalidad. Mga kaibigan, wala namang masama na makapagbahagi ka ng mga biyaya mo sa iba. Basta taus-puso mo itong gagawin at wala kang ibang motibo upang samantalahin ang mga katayuan nila sa buhay. Ngayon, hindi pa natin alam ang totoong pake ni Norman sa pamimigay niya ng mga bigas at kung ano-ano pa. Maaaring gusto niyang maging sikat sa YouTube at mag-build ng fanbase para na rin kumita at magkaroon ng magandang reputasyon. Para nang sa ganon, eh madami pa siyang ma-attract na tao. Mayaman man o mahirap,
Mula dito eh marami kasi siyang pwedeng gawin dahil maraming tao ang hahanga sa kanya. Pwede siyang tumakbo ulit bilang senador. O kaya eh mag-endorso ng politiko dahil sa lakas ng karisma niya. Napakaraming oportunidad dahil maaari siyang maging isang internet superstar. Masasabi ko na isa na sana siyang genius kung ito man ang master plan niya. Dahil A, alam niya kung sino ang mga tatargetin niyang tao. At B, alam niya kung kailan siya papasok sa eksena. Pumasok siya sa senaryo kung saan marupok ang emosyon ng mga tao at matindi ang pangangailangan. Sa panahon na kung saan alam niyang titingalain siya at magiging bida dahil sa mga ipapakita niyang magagandang gawain. Perpekto na sana ang kanyang plano bilang isang con artist. Pero masyado niyang in-underestimate ang batas sa Pilipinas. Dagdag pa dito ang mga veteranong media personalities na kinabangga niya na kung saan kayang-kaya siyang tanggalan ng maskara sa radio at national television. So ano ang nagpabagsak kay Mangusin? Ang mga fans? Ang mga followers? Ang mga bashers? Para sa akin, ito'y ang pagiging overconfident niya sa sarili. Ipinahamak siya ng sobra niyang kumpiyansa. Isipin niyo, hindi naman mangyayari ang mga ito kung hindi na-trigger ang ilang tao sa kayabangan niya. Dahilan para maungkat ang mga nakaraang atraso at ipahuli siya. Idagdag na rin natin dito ang papalit-palit niyang mga salaysay at mga inconsistencies sa kanyang pagkatao. Sa mata ng mga nag-iisip at mapanuring mamamayan, hindi papasama mga ganitong klase ng paliwanag. Wala pong sinasanto ang ating batas. Mas lalo na ngayon kahit panahon ng krisis at epidemya. Gumawa ka man ng kalokohan sa loob at labas ng social media. Sa panahon ngayon kung saan napaka makapangyarihan ng internet para kumuha ng mga lehitimong impormasyon at magberipika ng mga bagay. Isang click o Google lang, nariyan na kagad ang resulta. Maaaring isang araw lang, namimigay ka ng kalabasa. Tapos kinabukasan, kalaboso ka na. Sana'y magsilbing babala na rin ito sa atin na kahit kailan, eh huwag basta-basta ibigay ang buong tiwala sa mga taong nagpapakita lamang ng magandang gawa. Atin pong tatandaan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. If it's too good to be true, something's wrong.